Hey mga bros, may balita nga po tayo dito sa SMB. Balak nga nilang kunin, ito pong si Jackson Corpus. Yes mga bros, ang energetic guy ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Dahil ito nga pong si Jackson Corpus ngayon ay nakikitaan na ng potential ng SMB. Diba last season, medyo kailangan bumawi ng SMB dahil syempre na-sweep sila ng Barangay Nebra San Miguel ngayon 2023 na nga mga bros. At gusto na lang pumuha ng isang energetic guy sa kanilang sister team, which is pag sister team kasi mga bros, madali ito para kunin nila. Yes, hindi naman talaga recta trade, 3-team trade ang mangyayari dito. Kaya ito ang request nila kay Boss Al Francis Chua na makuha ito pong si Jackson Corpus. Wala namang problema sa Magnolia dahil meron ding bibitawan ito pong SMB para nga matulungan din ang big man ng Magnolia Hotshots. Pero iniisip pa ng SMB kung sino ang bibitawan nila. Pero itong si Jackson Corpus, gusto kasi ng SMB ito. Eh kung mapapansin nyo, wala masyadong energetic guy dito sa SMB. Pero na lang kay na CJ Perez, Jericho Cruz, tapos yung iba dito ay parang alanganin na sa mga energy dahil yung iba may edad na. So itong si Jackson Corpus, malaking tulong ito, lalong lalo na kay Junmar Fajardo sa ilalim. Yes mga bros, yung potential kasi ni Jackson, physical player ito, yung physicality niya ang nangunguna, kaya nga binansagang energetic team ito pong Magnolia Hotshots. Dahil isa itong si Jackson Corpus sa mga nagbo-boost dyan. Biruin nyo, nandyan na si Corpus, nandyan na si Gio Halalo na energetic guy. Kahit matandaan na itong si Baroka, talagang sumasabay din. At isa pa na andun si The Beast Calvin Abueva. Ito, syempre, doon na na-improve ito pong si Jackson Corpus kung saan naging teammate niya ay mga energetic guys talaga. Ay madadala niya ito sa SMB, which is ito ang gusto ni Coach George Gallant dito po sa team na ito. Kulang nga sa energy ito pong SMB kaya minsan natatalo. Okay na sana mga bros eh. Ang lakas na ng lineup ng SMB. Wala lang masyadong nagpo-push sa kanila para nga manalo mga kabrods. Tanging si CJ Perez lang ang talagang gumagawa dito sa SMB, which is yung mga iba dito ay alalay na lang. Kailangan talaga na hawaan yung mga ibang players na ito pagdating sa energy. Dahil kapag wala kang energy mga bro, sa depensa, sa opensa, talagang hindi ka mananalo. Itong si Jackson Corpus, isa ito sa mga magpapaboost sa SMB kung sakaling mang matuloy ang 3-team trade na ito. Syempre pinag-iisipan pa ito ng SMB kung itutuloy nila dahil makunat din ang Magnolia sa trades pagdating sa pa dito mga bros. Gustong-gustong bumawi ng SMB next season, kaya nga ito ay todo sila sa pagkayod sa mga trade negotiation kung sino ang mga karapat-dapat na players na mapunta sa kanila mga kabros. Magbabounce baka ang SMB tapos ngayon mag-World Cup na tayo. Isa doon sa mga players player din ng SMB, kaya maganda ito para sa kanila para more on experience sila next season. So ikaw mga bros, sa tingin nyo ba ang isang Jackson Corpus, babagay ba ito sa SMB at matutulungan ba niyang SMB? Opensa at depensa. Yes, wala masyadong opensa si Jackson Corpus, pero defense wins championship kung saan yan ang specialty niya. Ikaw mga bros, komento mo lang ang opinion mo dyan mga bros at isa-isa natin yan. Ito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga bros. Isa nga, ito pong si Stingray Ray ng Batak sa mga minamata ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, dahil itong si L.A. Tenorio, alam ko paparating na ito next season sa Commissioner's Cup 2023, pero hindi yun sapat para nga magdepende sila sa isang point guard na ito. Dahil ito ay naghahanap na ito pong Ginebra ng mga papalit in the future para nga mapalitan yung ginagawa ni L.A. Tenorio. Isa si Ray ng Batak sa mga nakikitaan nila ng potential dito. Hindi ko naman sinasabi mga bros, kasing galing niya si L.A. Tenorio, kasing general niya si L.A. Tenorio. Pero mga bros, isa rin itong si Ray ng Batak sa mga talagang elite point guards dito sa PBA. Hindi naman natin masasabi na talagang madadala niya ang Ginebra sa championship, pero isa siya sa mga mag-aambag sa kampiyonato mga bros. Si Ray ng Batak kasi ay isa rin ito sa mga inaasahan sa Rain Ocean and Last Painters. Kung tutuusin nga, parang isa na siya sa mga go-to guy ng Rain Ocean and Last Painters, dahil kapag wala si Ray ng Batak, hirap talaga ang Rain Ocean Elasto Painters. So ito ay si Ray ng Batak, pagdating nga ng panahon na kung saan mawawala na si L.A. Tenorio sa PBA, dito na nga magte-take over ito pong si Ray ng Batak.
Pero hindi naman natin masasabi na siya ang papalit sa pwesto ni Eli Tenorio. Marami naman dyan, sina Scottie Thompson, Stanley Pringle, sina John Pinto. Pero isa rin naman itong si Ray ng Batak sa may potential talaga na gumaling dito sa lineup ng barangay Hinabra San Miguel. Legit point guard kasi ito pong sinang Batak, mga kabrods. Magaling ito sa opensa, lalong-lalo na rin sa plays. Kumbaga nakikita naman natin sa mga highlights nito ay umi-score talaga ito pong si Ray ng Batak. So bonus na yan para kay Ray, kay Stingray, dahil syempre ay scorer na point guard pa ito. Pero syempre mga brods, yung kanyang presence dito sa hardcourt kung saan nai-involve niya yung mga teammates niya, yan ang isa sa mga nagustuhan ko dito po kay Ray ng Batak. Kaya itong barangay na Bro San Miguel ay syempre pinaplano na nila kung talagang kukunin ba nila ito pong si Ray ng Batak. Dahil bali-balita nga ito pong Ray Notion Elasto Painters, marami rin silang mga players dito na gusto nilang ma-trade. Dahil syempre yun nga, bumababa ng kanilang salary cap sa kanilang salary team. Kumbaga nagbabawas na sila ng mga players, ng mga binabayaran nila ng malaki para makatipid sila. Pero sinang Batak, isa rin naman ito sa mga babayaran nila ng malaki. Kaya nga, baka isa rin itong sinang Batak sa mga gusto nilang ma-trade, mga broads. At yun din ay syempre advantage na yun ng barangay Hinabra San Miguel, kung saan makukuha talaga nila sinang Batak kung offeran sila ng malaki ng Hinabra team na ito. Pero kung makikita nyo naman sa playing style ni ng Batak, babagay naman din siya sa kahit anong kuponan. Pero itong Hinabra, minamata lang naman itong sinang Batak, pero hindi pa naman nila isusure ito pong manlalaro na ito, dahil marami namang mga point guards dyan na pwede nilang kunin. Pero ito nga mga broads, para sa akin ha, ay fit na fit ang isang Ray ng Batak, ang isang Stingray sa Hinabra, lalong-lalo na ay magiging maganda ang kanilang kombinasyon ni Scottie Thompson, no, kung saan parang kabatch din niya ito sa PBA. At syempre, matagal na silang naglalaban dyan sa NCAA college nila dati, di ba mga broads? Letran versus Perpetual, mga broads ha. Ikaw mga broads, sa tingin nyo ba sa lahat mo ng mga barangay Hinabra fans, ang isang Stingray, Ray ng Batak ba, babagay ba sa barangay Hinabra San Miguel para isa rin siya sa mga tutulong sa mga point guards na ito kapag wala na ang isang Eli Tenorio sa lineup na ito? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga broads, at iisa natin yan. So salamat po sa panonood mga broads, at this is Overrated Highlights lang. I'm out. Gator baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore.